po kung paano magtuli and then mag-rosecut ng coco bonsai para lumit po yung dahon niya, guys. Kaya po nito po, guys, training ko po siya. Training ko po ito, guys, na matagal para magkaroon po siya ng ganitong dahon. Dalawang beses ko po siyang tinuli. Kaya nagkaganan na po yung ano niya, guys. Then yung pinakaano niya, guys, yung apat na niya, guys. Yan po, guys. Katulad po sa ano, katulad po nito, wala pa siyang, wala pa siyang ganong ano, kalapad. So ngayon, guys, gagawin po natin, guys, po yung mga huwag natin makalimutan, guys, yung mga tools. Tools po na gagamitin, scissor, then ito po, guys, cutter, pinaka-importante po, guys. And ito po plastic po ng ice, then plastic ng ice cream. Ito, guys, saan na po natin, guys, ang nanay po natin, guys, ang rose cut. Ayan, guys, mayan, guys, umpisa sila sa tuli and rose cut. Kaya ito po, guys, ito po natin, ito rose cut po natin, guys. Guys, ang unang gagawin po natin, guys, linisan po siya. Linisan po natin yung pinakaano niya para linis po siyang tignan mamaya, guys. Kasi hindi na natin malilinisan yan, guys, pag na-rosecut na natin. Yan po, guys, dahan-dahan po, guys, kasi sa pinakaano niyan, guys, malambot na po yung sa layer po niyan. Yan po, guys, hindi basta-basta ang pag-alaga ng coco bonsai. Dami pong pagdadaanan, lipat. Kailangan pong iripat, guys, mga ganito. Pag nakapag naka-recover na po siya, guys, naka-adjust, maganda, then ripat po natin, guys. Yan po yung ginagawang design na naka-floating, then naka-ano po yung ano niya, guys, yung roots niya. Nice. Yan, guys, mamaya lalagyan natin yung nakadito niya. Pinagkatan kasi sa mga insekto po. Habang mo ng mga langgan po yan, guys. Natin malagyan ng nagsilugan ng ano, guys, ng cooling, guys. Yan po, guys, yan po yung tinatawag na pagpilis po ng coconut. Iwain po dito sa kabila. Same po doon sa kabila para yan po, guys, ikamat po po siya para natating po yan pababa para maunat po siya, guys. Thank you.
guys, magtitira po tayo ng 2 inches to or 1.5. Pero mas nahin lang po guys para magsarus na 2 to 3 inches. Split po natin yung mga masa niya, and ito cut po natin siya guys, and cross cut po natin. Since ano ito eh, pandemic diba? Ang isang pandemic. Guys, dito po tayo mag-umpisa mag-restart sa pag-umpisa guys. Same din po dito. Fix up to tubunin. 3 days. Pag-umpi siya na siya ano. Hindi. Yung napagsatan ng dahon. Mabit niya. Siya yung mauna. Medyo mabigat na ito guys, kaya kakat
ko na po siya dito. Mamaya hindi niya balingin kasi mamaya Grace mapapagin. Sobrang bilet niya. Kasi tapos na itong nasa ano. Nasa gitna ang matitira. Guys, tatakpan po natin naman guys. Plastic na ice. Hindi kainin ng mga ano, iwas insekto. Then ito guys, kunin na natin guys, kakat na po natin. Maganda po guys kung meron po kayong plastic strap. Thank you.
bunggo na siya guys, pwede nyo na itong tanggalin guys. Ayan. Ayan po guys, ito po yung sikreto ko para ano, hindi po siya anuin ng insekto. Doon sa pinaka cuttings na guys, yung pinagkatan po natin yung mga yung pinakaugat niya guys. Ito natin bago sa nilang fiber sa